Kasi yung iba, ang iniisip, ah, mag-YouTube ako kasi mayroong pera dyan. Mag-YouTube ako kasi yung iba, nakakabili ng bahay, kotse, lupa, at nakakapag-travel sila dahil lang sa pag-YouTube. Dapat hindi. Nope. Hello Philippines, welcome back to our YouTube channel. Hola amigo. Okay, so for today's video, bibigyan ko naman kayo ng tips ng mga bagay na hindi niya dapat gawin para maging isang successful na YouTuber or influencer. But I'm not saying na isang ako talagang ganap na YouTuber or isang influencer, okay? So, itong mga idea na to ay maaari talagang makatulong para nang sa ganon sa mga baguhan na nag-YouTuber or nag-vlog ay makatulong ito. So alam ko sa panahon ngayon na napakarami na talagang gustong pasukin or magsimula sa pag-vlog at sa pag-YouTube dahil nga naman yung opportunity na pwede nitong ibigay sa atin and then marami ka talagang matututunan gawa ng pag-YouTube or pag-vlog. Nandyan yung the way ka magsalita in front of the camera, matututunan mo yon. Dahil ako nung una talaga, hirap din ako, nahihiya ako. Welcome to my channel guys! My name is Alexis. pero habang tumatagal, syempre, pag ginagawa natin ito ng ginagawa, napapractice natin hanggang sa ma-perfect na natin. So, talaga, sa ganitong klase ng industriya, dapat talaga, more on practice talaga. Kasi wala naman talaga sa simula na madali. Meron ilang mga nagtatanong kung paano nga ba mag-start mag-YouTube, paano mag-edit ng video, paano maglagay ng ganito, ng ganyan sa video para sa vlog. Marami yung naku-curious kung magkano yung kinikita sa pag-YouTube, sa pag-vlog, kung paano nga ba kumita, ganito, ganyan. So bago natin talakayin yung mga bagay na yan sa ating mga susunod na vlogs, ito muna yung ibibigay ko sa inyong mga tips. 7 tips na dapat iwasan para maging isang successful na YouTuber or content creator. So number one, dapat hindi ka nega or hindi ka negative. Kung iisipin mo na, nako baka walang manood sa akin, baka naman ako lang yung manonood sa vlog ko, ganito ganyan, hindi ako magaling magsalita, wala akong alam na i-content ko, paano ako magpa-vlog, ganito ganyan. So dapat hindi ganyan yung mindset mo or yung attitude mo once napapasukin mo ang mundo ng pag-vlog or pagiging isang YouTuber. Kasi higit sa lahat, ang talagang magtitiwala sa'yo ay ang sarili mo. Dapat meron kang kumpiyansa or tiwala ka sa sarili mo na matututunan mo ang isang bagay kahit pa onti-onti. Kasi hindi naman lahat ng YouTuber ay nagsimula sa pagiging magaling sa pag-edit, magaling sa pagsasalita in front of the camera. Hindi lahat ay kumita agad ng napakalaking halaga. Kasi lahat yan, lahat ng YouTuber ay nagsisimula sa mababa. So lahat sila, maaaring yung iba, gaya ng mga artista, meron na silang mga sarili nilang editor, meron ng nag-iisip ng content na gagawin nila para sa mga susunod na vlogs. Pero mas maganda nga actually, yung isang ordinaryong YouTuber, hindi kilala, tapos mas nakaka-believe sila dahil nagsimula sila sa pagiging isang ordinaryong tao hanggang sa mas nakilala sila at kumita sila sa pag-YouTube. Yun ang para sa akin ay mas nakakahanga or mas nakakabilib. Tapos nagawa pa nilang i-grow yung channel nila nang walang tulong mula sa mga ma-influensyang tao. Kumbaga, talagang solid yung mga audience na nakuha nila, yung mga subscribers na nakuha nila dahil gusto nila yung napapanood nila at gusto din nila actually yung attitude ng isang video creator or ng YouTuber. Huwag kang panghihinaan ng loob kung sa simula talaga na walang gaanong nanonood. Basta ituloy mo lang yung pagpo-promote, kung pwede mo itong unang i-share sa mga kaibigan mo na kausapin mo sila or message mo sila na kung maaari, panoorin nyo naman yung video ko. Syempre, kung talagang kaibigan mo sila o talagang meron silang pakialam sa'yo, bibigyan at bibigyan kanila ng oras na mapanood yung video mo. Okay, next, number 2. Huwag kang sensitive. Huwag kang sensitive dahil asahan mo na once na nagbablog ka or nagpo-post ka sa social media, kahit ano pang social media platform, meron at merong pupuna sa gawa mo at merong mangbabash sa'yo. Pero dapat alamin mo kung ano yung
criticism, dapat alam mo yung pagkakaiba ng kritisismo or criticism sa bashing or ang babash. Okay? So, dapat alam mo yung pagkakaiba niyan. Kasi ang kritisismo, yan yung pumupuna sa gawa mo. For example, sa paggawa mo ng sound effect, masyadong malakas. Kumbaga, okay lang yung mga ganong klaseng bagay na pagpupuna sa'yo. Kasi, actually, sila yung magbibigay sa'yo talaga ng lesson. Nang sa ganun, yung hindi mo magandang gawa ngayon, o pwede mong i-improve. Para sa mga susunod mong video or sa mga susunod mong vlog, mas mapaganda mo na. Dapat marunong kang tumanggap ng kritisismo mula sa ibang tao dahil diyan ka mahasa at diyan ka talaga matututo para mas mapaganda pa yung mga gawa mo. At sa bashing naman, ayan naman yung mga tao na talagang nilalait na yung pagkatao mo, nilalait na yung physical mong appearance. Alam mo yun, ayun yung pagkakaiba ng kritisismo sa bashing. Okay, yung parang wala namang kinalaman dun sa pinalabas mong content or pinakita mong vlog, yung mga pinupuna sa'yo. So kung ako sa inyo, dapat matatag kayo, lalo na sa social media. Marami talagang sira ulo, marami talagang loko-loko sa social media. Tsaka kung meron mga nababasang hindi magagandang comment, malaya ka naman na i-block sila o burahin yung comment na yun. Nang sa ganun ay hindi na yung maka-apekto sa'yo kung talagang hindi mo kaya yung mga sinasabi nila. Mas mabuti nang i-delete mo na lang or i-block mo na lang sila at huwag mo silang pansinin, okay? Kasi sa huli, kung magpapa-apekto ka, kakainin at kakainin ka nila, mas maganda na deadmahin mo na lang. Okay, number 3. So sa number 3, kapag nagsisimula ka pala, huwag ka kaagad maghahangad ng mga mamahaling device, mamahaling gadgets na maaari mong magamit sa pagbablog. Kung pwede ka kasi magsimula sa mga simpleng gadgets like cellphone kung hindi pa talaga kaya ng budget. Pero kung meron ka naman talagang enough money para mabili yung ganitong klaseng camera, ganitong klaseng laptop na maaari makatulong sa pag-i-edit mo, kung pwede naman. Ang sa akin lang, wag mo munang ipipilit na bumili ng mamahalin kung alam mo sa sarili mo na nandun ka pa lang sa stage na natututo ka pa lang, lalong-lalo na sa pag-iisip ng content. Sa pagbablog, ang pinakamahalaga ay ang content mo. Kasi aarhin mo naman yung mga mamahalin mong laptop, mamahalin mong camera, mga lenses, mga lights, studio, ganyan, setup. Kung yung content mo naman ay hindi ka panood-panood. Meaning, hindi interesado yung mga audience mo sa ginagawa mong content. Kaya, mababaliwala lang din. Kaya mas maganda mag-focus ka sa kung ano man yung pinakamaganda at unique content na maaari mong i-share or ipakita sa mga audience mo. Okay, tip number 4. Huwag ka masyadong nag-upload ng mga bagay na tungkol sa'yo. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang mag-vlog, wala pa masyadong nakakakilala sa'yo. Okay lang sa introduction or first vlog mo, ipakilala mo kung sino ka, kung ano yung mga interest mo, kung saan ka mahilig, ganito ganyan, at kung ano yung may co-contribute mo or may papakita mo sa mga target audience mo. Pero sa mga susunod mong vlogs, huwag yung tipong paano ako maglinis ng bahay, paano ako maligo, paano ako magsipilyo, paano ako pumunta sa palengke, namimili na nito ganyan. Huwag yung mga tungkol lahat sa buhay mo kasi sa totoo lang, kung isa kang artista, syempre, meron ka ng pangalan at nakikilala at kilala ka na ng mga tao, meron ang sumusubaybay sa iyo. So syempre, kapag artista ka, marami talagang gustong malaman kung anong ginagawa mo everyday. Okay lang 'yon kung isa kang artista or kilala ka na. Pero kung kabilang tayo sa mga ordinaryong tao, mas maganda nang i-content yung mga bagay na maaaring makatulong sa iba. Halimbawa, katulad ng tutorial kung paano halimbawa magluto, kung paano halimbawa mag-ayos ng mga gadgets. Siyempre, gagawin mo pa rin yung content na kung saan ka magaling. Tsaka kasi sa pagbablog, ang mas pinipili ng mga viewers or subscribers ay yung tipong may entertain sila. Katulad ko, halimbawa, once na nakapanood ako ng isang vlog ng isang tao na interesting or na-entertain ako or meron ako natututunan, yun yung mga lagi kong pinapanood. Hanggang sa kapag consistent yung mga ginagawa mong ganung klaseng content, papanoorin at papanoorin to ng solid mong subscribers or viewers. At maaari din to masuggest ni YouTube sa ibang tao na ganun din ang hilig na panoorin. Okay, number 5!
huwag na huwag kang manggagaya ng content ng iba. Okay, so syempre, once na meron talagang mga viral video or viral na pangyayari na nagaganap sa ating paligid, syempre gusto natin talaga. Yung iba sa atin gusto talaga na manguna or sumabay sa agos ng buhay, kumbaga. Pero kasi minsan, sa kakagaya natin, sa kung ano man yung viral, ano man yung uso, hindi na natin namamalayan kung ano ba talaga yung hilig natin. Hindi na natin nabibigyan ng pansin kung ano talaga yung hilig natin or kung saan tayo magaling. Okay lang kung pareho talaga kayo ng hilig, walang problema doon. Pero yung halimbawa, meron kang nakita na nagpapalaki ng katawan, hindi ka naman nag-gym, tapos gusto mo rin gawin yung content, wala ka naman talagang alam. Ang mangyayari kasi, mapapanood or mapapansin talaga ng mga viewers mo na wala ka talagang alam dun sa content na ginagawa mo. Kaya naman, ang gaya na sinabi ko kanina, mas maganda na ang gawin mong content ay yung talagang unique at alam mo yung ginagawa mo at yun yung gusto mo at magaling ka sa ganung klaseng bagay. Okay, number 6. Huwag na huwag kang titigil sa pag-upload. Okay? Marami or ang ilan sa mga bagong YouTuber kapag tipong napanghinaan na sila, tingin nila wala naman talaga nanonood sa mga vlogs nila. So ang payo ko dyan, tuloy-tuloy nyo lang yung pag-upload ninyo at tuloy-tuloy nyo lang yung pag-share ninyo dahil darating ang oras at darating ang time na makikilala ang isa sa mga video na ginawa ninyo. Kaya naman mas mainam na talagang i-continue mo lang. Kumbaga, kung ito yung passion mo, ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Dahil sa huli, for sure, magbubunga at magbubunga yan ng maganda. Tsaka alam nyo ba na yung iba dyan, hindi nila ina-expect na bigla na lang nagbubunga yung channel nila. Bigla-bigla na lang, napakarami na palang nanood ng video nila na hindi nila namamalayan. Kasi nga, dapat sa pagbablog, ini-enjoy mo lang siya. Huwag ka masyadong nag-i-expect na pag-upload mo pa lang sa unang vlog mo, meron ng 1,000 subscribers or meron ka ng 1,000 hours of views. Hindi dapat ganun. So dapat sa pagbablog, ini-enjoy mo lang talaga siya. At huwag ka masyadong nakafocus dun sa requirements ni YouTube na para ma-monetize yung channel mo. And my last tip, tip number 7, huwag ka muna mag-focus sa kikitain mo sa pag-YouTube or pag-vlog. Kasi once na yun ang naging mindset mo, yung kikita ka, kikita ka, kikita ka, kumbaga mapu-frustrate ka kung halimbawa wala pang masyadong nanonood sa vlogs mo, hindi pa masyadong nadadagdagan yung subscribers mo, baka ang tuluyan lang din mangyari, mawalan ka ng gana sa pag-vlog. So dapat, gaya nga ng sinabi ko nung una, mas mabuti kung magbablog ka or gusto mong mag-isang YouTuber, ini-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Huwag mo muna isipin si monetization. Okay? Dahil darating ang panahon na hindi mo namamalayan dahil sa ini-enjoy mo lang yung ginagawa mo, pupwede ka na palang ma-monetize. Kasi yung iba, ang iniisip, mag-YouTube ako kasi mayroong pera dyan. Mag-YouTube ako kasi yung iba nakakabili ng bahay, kotse, lupa, at nakakapag-travel sila dahil lang sa pag-YouTube. Dapat hindi. Nope. Dapat ang nasa isip mo, mag-YouTube ka or magbablog ka kasi meron kang isang bagay na gusto mong i-share sa ibang tao or sa mga viewers mo or meron kang mga bagay na gusto mong ipakita ng mga talent mo sa iba. Aww. Or gusto mong magbigay ng inspiration sa kapwa mo. Okay, so ayan ang aking 7 tips na mga bagay na dapat mong iwasan para maging isa kang successful na YouTuber or influencer. Ikaw ba, ano yung may papayo mo sa mga baguhan or sa mga nagpaplano maging isang vlogger or YouTuber? Kung pwede mo yan, i-comment sa ating comment box. So kung kayo, meron kayong ibang mga questions or mga gusto nyo matutunan, i-comment nyo lang din yan sa ating comment box. As long as kaya ko siyang gawin or as long as alam ko siya, gagawa natin yan ng tutorial video. Ayan, thank you so much sa inyong panonood and sana meron kayong natutunan sa aking mga munting tips para maging isang successful na YouTuber. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page, Hola Amigo and Hola Amigo Events and Tours. At huwag na huwag mong kakalimutan na i-click ang ating notification bell nang sa ganun ay ma-update ka once na meron na akong bagong uploads na para sa inyo. Okay? Once again, thank you so much and
Hasta luego, amigos. Adiós.